magandang araw sa inyong lahat. Kaya mo bang palabasin ang mga mata mo na gaya nito? Lukutin ang dila mo na gaya nito? O dilaan ang iyong siko? Ilan lamang yan sa mga ilang bagay na malamang ay hindi mo kayang gawin at marami pang iba. Kaya halina talakayin natin kung ano-ano ang mga ito. Pero bago yan, pindutin nyo na ang subscribe at bell icon. Dahil dito sa The Great Maharlikans, laging lamang ang may kaalaman. Number 10, i-bend ang hinlalaki patalikod. Pustahan tayo, maraming tao ang hindi ito kayang gawin sa kanilang mga hinlalaki. Ito ang tinatawag nilang hyperextensibility ng mga daliri at sikat din sa tawag na hitchhiker's thumb. Ayon sa pag-aaral, ang ganitong klase ng sitwasyon ay kadalasang nakukuha sa mana. Fortunately, hindi ito nagdudulot ng anumang sakit sa joints at nagagamit mo ng normal ang iyong mga hinlalaki. Ang magandang advantage pa nga nito ay pwede mo itong ipagyabang minsan sa iyong mga katropa at mga kaibigan. Number 9, dilaan ang iyong ilong. Kung kaya mong dilaan ang iyong ilong, well, isa ka sa mga natatanging mga tao na kayang gawin ang bagay na to. Ayon sa pag-aaral, ang mga taong nakakayanang dilaan ang kanilang ilong ay may kondisyon na kung tawagin ay Ehlers-Danlos syndrome, isang abnormality sa katawan na nakakaapekto sa balat, joints at minsan ay ang blood vessel. Basically, magkakaroon ka ng sobrang flexibility sa iyong katawan. Kung kaya mong dilaan ang iyong ilong ay malamang kaya mo na ring dilaan ang iyong baba. Number 8, itaas ang isang kilay. Lahat tayo ay kayang itaas ang ating magkabilang kilay ng sabay. Pero papaano kung isa lang? Ayon sa pag-aaral, 30-40% lang ng mga tao ang kayang gawin ng bagay na ito dahil isang muscle lang umano ang nagkokontrol sa ating mga kilay. Anila, ang mga taong nakakapagpataas ng isang kilay lamang ay nagdaranas umano ng disconnected muscles, kaya nila ito nagagawa. Ikaw, kaya mo ba to? Number 7, paralyzed ring finger. Malamang sabihin nyo, napakadali naman yan. Nakabaluktot lang ang hinlalatok o gitnang daliri. Pero subukan mong pagalawin ang iyong palasingsingan o ring finger kung kaya mo. Ayon sa pag-aaral, ang ating mga daliri ay may kanya-kanyang tendons except sa ating gitnang daliri at palasingsingan. Kaya kapag nakabaluktot ang iyong gitnang daliri ay parang paralisado ang iyong palasingsingan. Okay. You can't do it! Number 6, pagalawin ang iyong tainga. Ayon sa pag-aaral, 10-20% lang umano ng populasyon sa mundo ang kayang pagalawin ang kanilang tenga. Dahil ang muscles na kumokontrol sa ating mata ay may kaugnayan din sa ating tenga. Kaya kung mapapansin nyo, kapag itinaas mo ang iyong mga kilay ay mararamdaman mong gagalaw din ang iyong mga tenga. Pero iilan lang sa mundo ang kayang iwigil ng husto ang kanilang mga tenga. Mga kaibigan, huwag kayong aalis dahil tiyak na bibilib kayo sa ating number 1. Heto, bonus video. May isang lalaki ang kayang i-extend ang kanyang daliri. Seryoso, hindi ito edited. Totoong napapahaba niya ang kanyang hinlalaki. Ano ang masasabi niyo rito? Number 5, baluktutin ang iyong dila. Ang larawang ito na nakikita nyo ay isang halimbawa ng tongue tricks. Sa ilan ay halos imposible itong gawin. Pero totoo ang nakikita nyo. Ito ang tinatawag nilang tongue twisting. Ayon sa mga eksperto, ang kondisyong ito ay namamana at minsan ay dahil sa lahi. Base sa pag-aaral, 83.7% ng populasyon ng mga tao sa buong mundo ang kayang baluktutin ang kanilang dila. Pero 14% lang sa mga yon ang kayang gawin ang bagay na to. Ikaw, kaya mo ba itong gawin sa dila mo?
Number 4, dilaan ang iyong siko. Sobrang mangilan-ngilan lang sa mundo ang mga taong kayang dilaan ang kanilang mga siko. Bakit kamo nila itong ginagawa? Well, wala lang, dahil mukha nga namang cool kapag ipinakita mo ito sa iyong mga kaibigan. Dahil iinan lang talaga ang may kayang gawin ang bagay na to. Para magawa ang trick na ito, kailangang maigsi ang iyong mga braso at may kahabaan ang iyong dila. Pero kahit na meron ka ng mga katangiang ito, ay dapat flexible din ang iyong katawan. Ikaw, kaya mo ba to? Number 3, palabasin ang iyong mga mata. May mga tao talagang kayang palabasin ang kanilang mga mata sa kanilang kinalalagyan na animo'y tatalbog na ang mga ito sa lupa. Ang tawag sa ganitong kondisyon sa medical term ay globe luxation. Ayon sa pag-aaral, kadalasan ito ay nakukuha dahil sa head or eye trauma. Pero may mga tao umanong sadyang sinanay na napalabasin ang kanilang mga mata bilang pang-aliw lamang. Pero ayon sa mga doktor, sadya umano itong mapanganib dahil malaki ang tsansang masira ang mga mata mo at hindi nila ito nire-rekomenda. Abay, talaga nga namang mapapatakbo ka sa ospital kapag pinalabas mo ang mga mata mo ng ganito at hindi na bumalik sa dati. Number 2, humahatching ng nakadilat ang mata. Normal na tayong humahatching kapag nairita ang ating mga ilong o kaya naman ay kung may sipon tayo. Pero bakit nga ba tayo pumipikit kapag humahatching? Well, pwede naman tayong dumilat, pero kailangan mo pa ng effort para magawa ito. Ang simpleng explanation dito kung bakit ay para maiwasang may pumasok na bakterya o dumi sa ating mga mata. Dahil ang paghahatching ay isang mabisang paraan ng ating katawan para ilabas ang mga mikrobyo, mga alikabok o kahit mga balahibo ng ating mga alagang hayop palayo sa atin. Kaya bakit mo naman nanaising nakadilat habang humahatching? At ang ating number 1, paikutin ang iyong ulo. Well, malamang sa pelikula ay nakakita na kayo ng mga karakter na kayang paikutin ang kanilang mga ulo ng 360 degrees. Pero definitely, hindi ito nangyayari sa totoong buhay. Ang nangyayari ay yung pwedeng umikot ng hanggang 180 degrees lamang. Well, tignan nyo ang batang ito mula Pakistan na kayang paikutin ang kanyang ulo hanggang sa nakakakilabot na 180 degrees. Bukod sa kanya ay may mangilan-ngilan ding mga tao ang nakakagawa nito. Madalas sila ay tinamaan ng kondisyon na kung tawagin ay Ehlers-Danlos syndrome, isang disorder sa collagen na nagsasanhi ng sobrang elasticity sa balat at kasukasuhan. I-comment nyo sa baba kung alin ang naging paborito nyo at mga bagay na kaya nyong gawin sa ating listahan. Diyan nagtatapos ang ating video, huwag kalimutang mag-subscribe at maraming salamat sa panonood.